Good morning, good afternoon, and good evening, Mga Meowmies and Mga Meowdies. So today is July 11, 2022. It's Monday. And ayan, nakikita nyo ngayon, si Kuya Flash, hindi kumakain. So, tapos nagbahing-bahing siya. So, candidate na siya for medication. So, pinapainom namin siya ngayon ng gamot, antibacterial, and antibiotic. And pinapa-nebulize namin siya para magkaroon ng ng clearance or maging clear ang kanyang hingahan. So, and then after this, we'll check kung kakain na ba siya. So, it's our first day mag-nebulize sa kanya. Once a day ito, kasi hindi naman masyadong grabe pa yung kanyang sipon, pero mas magandang maagapan para hindi magkaroon ng serious na complication. Kasi syempre, unang kalaban ng mga pusa is dehydration. Next to it is yung syempre yung failure ng kanilang mga organs kasi hindi na sila nakakakain, hindi na sila nakakainom. So, kinakailangan talagang mas maagap ang kanilang pagaling, detection and treatment. Ayan, so umaan lang siya, nag-nebulize lang siya, as you can see. Nebulize lang si Kuya Flash. No, Flashy? Napansin namin kanina na medyo walang gana. Tsaka parang matamlay siya. Hindi siya yung usual na nakikipag bardagulan. Hindi siya yung typical na flashy na makulit yung gustong magpakarga, mga ganon. So, na-realize namin yan and then we decided to enroll na siya sa gamutan kasi ayaw nga niyang kumain. Ayun. So, the rest, okay naman sila. Si Mami pala, Mami Eastwood. Ito na si Mami Eastwood. Ito si Mami Eastwood. Yan. Ay, Mami Eastwood. Ito si Mami Eastwood pala. Nung nakaraan, yung stool niya o yung pupo niya watery. Naman watery. Sobrang lambot lang. And then sabi ko, I try to figure out kung ano yung problema. Kasi hindi naman siya talaga hindi naman siya yung tipo ng pusa na watery or malambot ang pupo. So sabi ko, kinakailangan ma-identify namin kung ano yung problema. And good thing, naobserbahan ko siya na sumusuka siya. So, nung pagsuka niya, may nakita akong bulate. So, ayun, diniworm ko na kagad siya. And, ang pagdiniworm, hindi lang yun natatapos sa unang 4 sessions nila na every 2 weeks. After nun, kinakailangan ko rin silang i-deworm every 3 months kasi pwede syempre itong mga pusang to, di ba? Wala naman yung chinelas, wala naman yung sapatos, no? Hindi naman yung naghuhugas ng kamay at ng paa kapag pag naglalakad sila or pag kumakain sila, di ba? So, pwedeng magkaroon sila ng bulate sa tiyan. And kapag nagkaroon kayo ng mga pusa na kagaya ni Mami Eastwood na ayun nga naging loose ang kanilang kanilang tae, malamang sa malamang either infection 'yan or meron silang bulate sa tiyan. Ayun. So, pinainom ko na rin siya ng gamot ng Prazinate tapos eventually naging hard na yung pupo niya. So, it's a good sign. And then 3 months ulit, i-deworm ulit natin siya. So, ayun lang mga Meowmies sa mga Meowdies, ang update sa aming bahay. And thank you so much for your time and for watching this video. And have a great and lovely day. Bye for now. Nyaw, 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 nyaw.